May mga dokumento tayo kasi na-retrieve dyan na mga magpapatunay na siya nga yung Norman Mangusin. He submitted the passport na Francis Leo Marcos, tapos isang dokumento naman, Norman Mangusin. So, which is which? Pero kami, naniniwala kami that his real name is Norman Mangusin. Ang layunin ko lang naman dito yung makatulong, hindi para makaperwisyo. Pero ganun talaga, tatanggapin ko yung persecution na walang problema kung ako'y pinapersecute dyan. 2006, the warrant issued for violation of the Anti-Human Trafficking and Persons Act. This is for qualified trafficking, so this is an unbailable warrant for his involvement in the recruitment of children. Hindi po ako na-involve dyan sa kahit anumang illegal na aktibidades. Hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involve kahit po hold-upan o kung anuman. Tayo po ay masipag. Masipag po tayo maghanap buhay. Masipag tayo magtrabaho. Ayon sa nagre-reklamo, pinalabas ni Francis Leo na nag-donate siya ng pera sa kawang gawa kahit hindi naman totoo. Kabado ako na as in iba yung pakiramdam ko. Kasi, dari mo 10 million yun, dinabanggit niya. Diba? Eh, meron tayong BIR. Diba? So, ibang klase. Para sa ating mga kababayan, huwag po kayong mag-alala kung anumang po ang nangyayari sa atin ngayon ay hindi po ito makakapigil sa paggawa natin ng kabutihan. Uulitin ko po, hindi po ako namumulitin ka rito, kaya huwag na kayong mag-ano sa akin na baka ako'y tumakbo. Hindi ho. Tulong si Marcos matapos lumabas ang iba pang warrant laban sa kanya, tulad ng human trafficking na walang piyansa. Okay lang bumagsimula ulit tayo sa umpisa. Para na rin sa mga bago lang dito sa channel natin, tsaka sa mga napadaan lang, kung meron man. Ako nga pala si Eman. Nagsimula akong gumawa ng videos dito noong 2011. Noong una, syempre, mga video lang na walang kwento. Basta kung ano lang naisip ko dati, tsaka kung ano yung mapanood ko, sinusubukan namin gayahin. Hanggang sa sinubukan ko rin gumawa ng mga music video. Basta lahat ng klase ng video na ginagawa ng lahat ng YouTuber dati. Lahat yun nagawa ko. Bakit nga ba naumali mga kalalaki yan sa laro? Ito at nandito ako ngayon para magbahagi sa inyo ng 8 tips. Mula sa mga katuwang videos na wala namang kwento, hanggang napunta na sa mga seryosong videos na puro kwento. Hindi ka ba nakakaintindi? Ayoko na! Wala lang tayo! Ganun talaga yan, no? Kahit paanong pag-iwas ang gawin natin, meron at merong mga bagay na magtatali sa'yo para hindi ka makausad. Sayang. Sayang yung tayo. May iniisip ka? Sabihin mo na! Kilala kita! Paano kaya kung tayo na lang? Tapos nito lang, binuksan ko na rin yung sarili ko sa pagbablog. What up, man? It's your boy! Hey, mana naman nga pala to. Para yung mga sariling kwento ko naman ang may kwento ko. At lahat ng to, ginawa ko dito sa platform na to ng halos 9 taon. Galing, no? Dito ko na sa YouTube nakita yung kwenta ko sa pamamagitan ng mga kwento ko. Hindi ko lang may paramdam sa inyo kung gaano ako natutuwa na nandyan pa rin kayo. At siyempre, naging bahagi kayo doon. Nasaksiyon nyo lahat mula sa pinakababa hanggang sa kung nasan tayo ngayon. Nakita nyo lahat ng diskarte, pati na rin yung mga ilan sa pagkakamali ko sa buhay. Pero ito sinasabi ko sa inyo. Lahat yun, lahat ng napanood nyo, lahat yun, masaya ako dahil naranasan ko. At masaya rin ako na kaya ko siyang balik-balikan dito sa YouTube kahit kailan ko gusto. Yung mga lugar na napuntahan, yung mga samahan na nabuo, lahat yun, kasabay ng mga experience, lahat yun, lubos kong pinagpapasalamat. Patuloy lang natin hanapin kung saan tayo sasaya para at least, di ba,
yung mga nangyayari, medyo makalimutan natin kahit pa paano. Happy New Year! Happy New Year! I love you, Nina. I love you. Thank you. Kaya na 1 million subscriber pa! All the way! 1 million pa rin! At syempre, naabot na rin natin yung 1 million. Hindi peso sa subscribers. At para sa lahat ng yun, maraming salamat. Pasensya kung ngayon lang ako nagkaroon ng chance na magpasalamat sa inyo. At ito na nga, kasabay nitong balita na sasabihin ko sa inyo. Ngayon taon, dumating na rin yung pinakamatinding laban na kakaharapin ko. Siguro hindi lahat sa inyo alam to, pero kasabay na paghataw ko dito sa internet, yung madalas na pagka-admit ko sa ospital. Dahil sa iba-ibang bagay naman. Pero nung itong huli, yung nakita nyo sa Twitter na naipost ko ng walang caption. Dahil yun sa lagnat na sobrang tumagal sa akin. Siyempre nung una, akala namin COVID siya. Pero hindi, iba yung pinanggagalingan ng lagnat. So yun, hinahanap nila at yun, na-track nga nila na nasa bone marrow siya. So nung kinuha na ng samples yung bone marrow ko, ayun, lumabas kahapon sa results na meron akong acute myeloid leukemia. Meron akong cancer. Ito na yung pinakamatindi na laban na kakaharapin ko. At sinasabi ko sa inyo ngayon, lahat ginagawa ko para manatiling matibay, maging handa, at tigit sa lahat, maging malakas. Kasi kailangan eh. Tsaka kasama ko lahat ng mga tao sa paligid ko na ganun din sila. Siyempre kayo, kasama kayo. Kung meron man akong trip na gusto ko kumpleto tayong lahat, ito yun. Hayaan nyo lang ako isama kayo dito sa laban na to para maipakita na rin sa inyo na lahat ng ibabato sa ating hamon, lahat ng ibabato sa ating pagsubok, kakayanin. Basta diretso lang yung tingin natin sa buhay. Tsaka positibo tayo. Something malubay nangyari. Wala naman. Ngayon ko naranasan yung ganun, tol. Sabi ko, ano nangyari? Pag buka tayo ni Pichi, di ba legend ka? Ako nga pala, nakalimutan ko. Sabi ko nga pala sa sarili ko last week, paglabas ko ng ospital, meron akong isang kailangan gawin. Meron kasing dumating. Dito na siya. Ito. Sabi ko sa sarili ko, paglabas ko ng ospital, bubuksan ko lang to kapag malakas na ako. Let's go! Unboxing time! Dahil ba siya, Bay? Saan mo makita ito? Putay na! Ang laki! Congratulations on your subscriber milestone! Thank you, Rick, for handling my package very carefully and very fast. Thank you rin, Susan Wojcicki, CEO of YouTube. Sabi dito, you've amazed us. Keep daring, keep dreaming big, and keep creating. You're the inspiration for everything we do. Thank you for that. I'll continue to be an inspiration. For you guys.
Hawas. Dito, no? Sila naman yung mga nagbago. Kumbaga kahapon, wala pa nga mga PC. Ngayon, medyo may mga gamit na. Ito. Nilagyan ko na yung silver play ko dyan. Tsaka ito. Wala pa kasing gold play ko, kaya... Gawin mo na siya. Nakalak pa yung gold play button ko, kaya yan muna ilalagay ko dyan. Anyways, ayan. Pwede na, di ba? Pwede na. Sorry na. Testing. Arestado ang online personality na si Francis Leo Marcos sa kasong paglabag sa Optometry Act dahil sa pamimigay niya ng salamin ng wala umanong pahintulot ng doktor. Pero gayet ni Marcos, pinupolitika lang siya. Yan ang tinutukan ni John Consulta. Pasado alas 10 ng umaga kanina nang akyatin ng mga operatiba ng NBI ang kondominium na ito sa Eastwood, Quezon City. Nang marating ang penthouse ng kondo, humarap ang online personality na si Francis Leo Marcos. Dito na sinerve ang warrant of arrest na paglabag sa Optometry Act sa Baguio noong 2018. Ayon sa NBI, kaugnay ito ng pamimigay ni Marcos ng prescription glasses nang walang umanong approval ng mga doktor. Bukod dito, may warrant na paglabag sa RA 9262 o Violence Against Women laban sa isang Francis Marcos. At ikatlong warrant laban sa isang Norman Mangusim na totoong pangalan daw ni Marcos sa kasong qualified human trafficking. We're going to serve this warrant of arrest. So far as we are concerned that this is still a valid warrant of arrest, we verified it with the court. Ano ang facts ngayon? Sir, pwede po bang i-verify niyo muna po ito? Kasi hindi ko lang i-verify, sir. Sa huli, dinala ng NBI Cybercrime Division si Marcos sa main office ng NBI kung saan ito dumaan sa booking procedures. Para doon sa mga taong nasa lingkuhan damdamin, ay doon sa aking mayaman challenge, ako na may humingi na ng tawad sa inyo eh. Kumbaga, ang layunin ko lang naman dito ay makatulong, hindi para makaperwisyo. Pero ganun talaga, tatanggapin ko yung persecution na walang problema kung ako'y pinapersecute dyan. May mga dokumento tayo kasi na-retrieve dyan na mga magpapatunay na siya nga yung Norman Mangusin. He submitted the passport na Francis Leo Marcos, tapos isang dokumento naman, Norman Mangusin. So, which is which? Pero kami, naniniwala kami that his real name is Norman Mangusin. Alright. Ayon sa NBI, kinailangan nilang iserve ang warrant na inisyo ng korte laban kay Marcos. 2006, the warrant issued for violation of the Anti-Human Trafficking and Persons Act. This is for qualified trafficking, so this is an unbailable warrant for his involvement in the recruitment of children. Hindi po ako na-involve dyan sa kahit anumang illegal na aktibidades. Hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involve kahit po hold-upan o kung anuman. Tayo po ay masipag. Masipag po tayo maghanap buhay. Masipag tayo magtrabaho. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Habib,